gusto'y nabuhay na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghiram sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon upang sama-sama tayo magpasalamat sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Hilingin natin sa Kanya na tunay tayong pagpalain na ituro sa atin ang landas ng paglilingkod. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanan ng magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo noong kami likhain ay higit mo pang pinadadakila sa pagtubos sa amin. Tunghayan mo ang pagdiriwang ng muling pagsilang upang ang mga binigyan mo ng bagong buhay noong sila ay binyagan ay manatiling iyong pinagpapala at binabasbasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit, humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa ay ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita kayo. Kaya tumayo si Pablo at sininyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto, inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan
at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat, talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang ito'y mangyari na ay manalig kayo. Ako ay si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay naririto sapagkat nais nating basbasan at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus Nazareno, sino ang mapapalad? Sino ang mga pinagpala? Sa mundo natin ngayon, ang sukatan natin ng pagpapala ay siya yung maraming nakuha, maraming naipon, maraming sumusunod sa kanya, maraming tagahanga siya. Para sa atin, yun ang pinagpala, yung maraming natanggap. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno, ang tunay na mapalad ay yung nauunawaan ang sinabi niya. At sa tagpong ito, ang sinabi ng Panginoon ay ang kahalagahan ng paglilingkod. Hindi ang ako'y paglingkuran, kung hindi ako ang maglingkod. Ito raw ang tunay na mapalad, ang naglilingkod. Hindi ho ba ganun pa rin hanggang ngayon si Jesus Nazareno? Hanggang ngayon, siya'y naglilingkod sa atin. Kaya nga tayo pumupunta dito, nagtitiwala sa Kanya, dumudulog sa Kanya, sapagkat alam natin, lubhang mahabagin ang kanyang puso. Sapagkat magpahanggang ngayon, siya'y naglilingkod sa Ama at maging sa atin, tayo'y pinaglilingkuran. Ngunit, hindi tayo pinaglilingkuran dahil tayo'y amo niya. Naglilingkod siya upang ipakita sa atin ang gabay sa buhay.
Kaya nga sabi ni Jesus, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Ang sinugo ay hindi dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Sana nga po mga kapatid, kung papaano para sa atin, si Jesus sa Sareno'y naglilingkod, nagbibigay, nagmamalasakit, tayo rin bilang mga deboto niya, bilang mga alagad niya, ay naglilingkod, nagmamalasakit, at nagbibigay. Ito raw ang tunay na pinagpala. Hindi nagtatapos sa pagsagot sa dinadasal natin ang pagpapala. Kaya tayo pinagpapala ni Jesus, kaya sinasagot ang ating mga dasal, kaya pinagbibigyan ng ating kahilingan para tayo rin ay maging daluyan ng kanyang biyaya. Kapag sa atin lang huminto yung biyaya, hindi daw po yung tunay na pagpapala. Siguro nga, nasagot yung dasal mo, naibigay yung hinihingi mo, pero pag sa'yo lang nahinto yun, sa'yo lang natapos yung ibinigay ni Jesus, hindi rin ho siya natutuwa sa kinahinatnan ng kanyang pagpapala. Sapagkat tayong lahat, daluyan ng kanyang biyaya. Kaya pag nagpapasalamat tayo sa kanya, ito'y nangangahulugan din na sinasabi natin sa kanya, dadaan sa akin, hindi mananatili lang sa akin ang iyong biyaya. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa, si San Pablo, itinutuloy niya yung kwento ni Jesus. Ipinapahayag niya ang misyon ni Jesus. Naunawaan niya si Jesus. Pero hindi nagtatapos doon. Tinutulungan niya ang kanyang kapwa, maunawaan din at makilala din si Jesus. Siya din, si San Pablo, ay daluyan ng biyaya. Yun daw ang tunay na pinagpala, ang mga taong pumapayag na maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Kaya sa misang ito, mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal sa isa't isa. Hindi lang ibigay sa atin ang ating hinihingi. Hindi lang sagutin ang ating dinadasal. Hindi lang ipagkaloob sa atin ang kanyang biyaya. Dasalin natin na tayo'y maging daluyan ng kanyang biyaya. Na kung papaano tayo pinaglilingkuran, tayo rin ay maglingkod. Kung papaano tayo pinagbibigyan, tayo rin ay magbigay. Kung papaano tayo'y pinagkakalooban, tayo din ay magkaloob, lalo na sa mga nangangailangan ng kapayapaan, pag-ibig at tulong ng Diyos. Sapagkat kapag tayo'y naging daluyan ng biyaya ng Diyos, tunay tayong pinagpala. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nagkakaroon tayo ngayon bilang isang bayang nangangailangan, manalangin tayo ng may pusong mapagkumbaba sa Diyos Ama, taglay ang pagtitiwala sa Kanyang dakilang habag. Ang ating tugon, Ama,
pagpalain mo kami kay Kristo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, naway mag-akyat at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikaya at pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahok at karamdaman, naway makatagpo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makatanggap ng kanilang walang katapusang gantimpala. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Amang makapangyarihan, tinatawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa daan patungo sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming hati, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal na tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya'y sa pananagutan na siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na tunay tayong pagpalain ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria ay nanan Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami naglilingkod, nagmamalasakit, nagbabahagi sa aming kapwa. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po kami at pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, patuloy na naglilingkod, nagmamalasakit at nagbibigay sa atin. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga anghel na banal at
sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service ngayong May 4, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Maraming salamat po. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa ating magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na pinagpala ng Diyos ay hindi lamang yung tumatanggap, kung hindi yung nagiging daluyan ng kanyang biyaya. Nawa, maglingkod, magmalasakit, at magbahagi tayo katulad ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.